morning mga ka-Dynamite, nandito tayo kasama natin ang ating WIBA Bantamweight Champion, si Kim Aktub. Hi Kim! Hi! Pasensya na kayo, nag-concert yung pagkabi, no? Paus-paus pa. Anyway, Kim, ikwento mo sa amin, paano ka nag-start sa boxing? Start ako sa boxing. Start ako sa boxing nung sinabihan ako na sa tropa ko na sumali. Ilan taong ka na? 17. Wala naman sa akin yung boxing talaga. Kasi yung passion ko sa music. Anong pinatugtog mo ito? Kasi ko pala ito. Sa ano? May banda. Tapos nung nag-boxing ako, sabi ng kasama ko, gusto boxing, makakapera ka dito. Hindi ako marunong, nag-ano pa rin ako, nagsasali. Kahit saan na, sa Lanao, sa Zamboanga, sa Ipil, sa Aurora, doon sa Mindanao, na ikot yung ano, sa Lanao, sa Aurora, naging boxer ako, dati na kulurong, yung walang ano, napapesta-pesta lang na laro, oo. Kaya medyo matastas na rin yung experience ko sa boxing. Tapos yung may nagsabi sa akin na manager, hindi ako nakatama ng kontrata sa kanya. Nandun niya lang ako. Sabi niya, Kim, may lakas ka, potential ka ng bata. Sabi ko, talaga po ba? Doon, training na ako ng seryoso ng training. Nalasap ko talaga yung mga masasakit na suntok. Kahit na natatamaan ako, bangon pa rin. Maraming pasa, pero okay lang. Wala nang problema sa akin yung pasa. Dito kasi... Dito kasi yung nalagay sa puso ko. Na-enjoy ko kasi yung boxing. Enjoy your work. Tawa-tawa. Next naman. Next, pag-usapan natin yung experience mo sa professional. Paano ka nagsimula sa pro? Nagsimula ako noong 2011. Sabay kami ni Magsuro. Sabi nung coach namin yan, Kim, laro ko ng profesional, kung wala nang hit gear. Sabi ko, sige coach. Kahit na, nung dati kasi hindi talaga ako galing. Nakuha ko lang talaga yun sa tiyaga. Tiyaga lang. Tapos, nakikinig ako sa trainer na nagtuturo sa akin. Yun lang, oo lang ng oo. Kahit na nasasapak na yung mukha ko sa sa mitts, wala, hindi ko inisip na magagalit ako. Inisip ko na yung kasalanan ko. Bakit hindi ko dinipin sa nung pagsaba ko ng first professional ko, nung kalaban ko una si Lord Siguro. Siya yung unang kalaban ko sa professional. 108 ata yung laruan namin. Tapos yung sunod, si Aisa. Si Aisa Aliko. Aliko. Tapos yung ikatlo siya. Hindi ko na remember yung pangalan niya. Tapos yung Juan Ambalong. Marami na akong experience. Tsaka na ako pumunta sa labas.
Pero yung first lalaban ko dun sa labas, talagang nervous talaga. Saan yan? Sa Japan. Pero sabi ng coach ko na, kaya mo yan. Kahit na mataas yun, matangkad yun ko, kalaban ko. Sabi ko, oh coach, ganyan lang. Tsatsaga lang. Hanggang sa masamaan ko. Yung first fight ko nun sa labas, yun ba? Yung second, Japan pa rin yun. Yung third, sa Macau. Laro ko ng IBF dun. Tapos, anong timbang? Featherweight. Featherweight, okay. Yung sa Weba, super bantam yung napanalunan ko yun. Kwento mo nga yun sa video sa atin, sa mga hindi nakakaalam, no, alamin na natin ngayon. Kung ano yung kwento ng pagkapanalo ng team sa WIBA bantamweight title na napanalunan niya. Nung training namin, hindi namin alam na pala yun, belt yung laruan ko. Hindi ko pa alam yung una. Pero nung sinabi sa akin na yung Bruce Gray ko, belt pala yun. Sabi ng coach ko, okay, maging sayo ko, maigi. Kasi, belt pala yung laruin mo. Oo, coach. Marami namang coach na nag-a-underestimate sa kakayahan ko. Oo, marami. Sabi na, wag ka na mag-training, talo ka pa rin. Ayan. Sabi ko, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Basta ako mag-training talaga ako. Yun. Sabi na na, yung what up, yung lahat ng mga amateur doon sa Iligan, tapos yung mga nakarating na rin sa CDO ng mga amateur punta ng Iligan, yun yung mga kinuha talaga ng story partner ko para makuha ko yung bilis tsaka yung mata ko. Importante yun, mata, footwork, tapos yung liksi ng katawan, yung madali ka lang. Yun yung kinuha ko talaga sa mga lalaki. Kaya yun, minsan sabi nila, para ka nung lalaki mag-ano, mag-ano. Kasi meron din kasi akong diskarte. Diskarte talaga yung pinakauna na dapat yung yano sa boxing. Kasi hindi lang puro lakas. Tama. Sabi nung coach ko doon sa Iligan City, si Coach Bado, malaki talaga yung tiwala niya sa akin. Kasi doon sa Boxing Academy, Iligan City, maliit pala ako doon, 17 years old, doon ako natitraining. Hanggang sa lumaki ako, hanggang sa naging champion ako. Sabi niya, kaya mo yan, may tiwala ko sa iyo. Kaya nung pag may sparring ako ng mga lalaki na malalakas, titignan niya ako. Kasi, nangyay kay Kim kasi, parati kasi ganyan yung guard ko. Si Katirang. Mahirap tamaan. Oo, mahirap pala tamaan. Tapos, yung style ko kasi, yung iba kasi yung style ko, pinapagod ko muna yung kalaban ko. Oo nga naman, ano? Ba't makipagsabayan ka? Pagurin mo muna. Pagurin muna. Tama. Tsaka ako naman. Mga patient ka yung iba kasi di ba mainit? Oo, mainit. Ako, relax na. Kasi na-experience ko rin yung first fight ko doon sa Japan na sabi, hindi ako relaxing. Talagang gigil. Pero nung marami na akong experience ako sa ibang laro, ibang bansa, wala na, relax na. Parang tinitignan ko na lang siya kung saan ako lulugar sa katama. Yan. Yun yung nagagawa pa. Medyo madami ka na rin laban. Mataas na yung experience. Yun yung pagpanalo ko dun sa Seoul, Korea.
WIBA. Kami ni Kuya Gumera, Gilbert Gumera, at saka ni Ate Chuchi Tugawa ang nagsabay. Ito kami na title yung laruan namin. Natalo mo sila sa unanimous decision, silang dalawa. Ako na lang yung kurasa. Sabi ni Ate Judith, patingin niya ng kamay mo. Sabi niya sa akin, buha to ate. Ano niya niya? Patay ka laban dito. Kasi, sanay. Kasi antigas. Kasi maliit lang yung gloves nila. Maliit lang talaga. Parang ano ko lang, karamdam na ramdam bawat. Pero hindi ko in-expect kung mananalo ko. Nilagay ko lang sa isip ko na win or loss, bigyan ko lang ng magandang laban, okay na sa akin. Hindi na binubuo, magandang laban ng ibibigay mo. Hindi ko naman in-expect na na-knockout ko yun. Kinain niya kasi yung ano, yung limang bulig ng buto. Sinalubong? Oo, sinalubong niya. Kasi yung first round, tinansya-tansya ko pa, hindi ko masyadong malakas. Kasi kan doon kumba siya, parang nagigil ako. Kumba na to. Kami ka na ng dugo, hindi ko mabuti. Ano mo na yun? Aararuhin mo. Oo, pag-abot na dalawang beses na, kumba sa second round. Pagka-third round, ito na, sabi ng coach ko, patayin mo na yun ako. Huwag na magpatayin, coach. Nakautin lang. Nakautin lang kasi mahawain kasi ang gusto mo yung kalaban ko. Yan yung problema na nasa akin. Oo. Kahit na sa sparring, bakit mo hindi mo na ano, sayang naman. Sayang yung lakas mo, hindi mo sinisigundahan. Ano po, sa awa kasi ako. Sa huwag yung awa-awa, Kim. Hindi ka manalo niya. Nilagay ko sa isip ko, sige coach, pag nasa laban ako, walang awawa. Pero pag nasa labas kami, alam mo, kailangan ko manalo eh. Oo, kailangan ko manalo. Tsaka siya gusto kanyang talunin. Oo. Kapag naawa ka, patay. Bigyan mo siya ng chance, di ba? Oo. Tama. Ito naman, team, ano yung mga pinagdadaan bilang tayo, di ba, mga female boxers tayo? Ano yung mga challenges na naranasan mo bilang female boxers? Ano? Maiyak ako. Baka maiyak din ako. The tissue, please. Tissue. Hindi kasi marami akong pinagdadaan na maiyak ako. Kami akong pinagdaanan sa pamilya. Sorry, iyakin talaga ako. Pag-boxe, iyak. Okay lang. Sa pamilya kasi hindi ko ramdam na sinusunod. So nung nag-start ka, parang walang support sa ano? Naglayas ako. Lumayas ko. Kasi ayaw ng papa ko. Thank you po sa aming mommy at Joy. Naglayas kasi ako sa amin kasi ayaw na papa ko ng boxing ako. So sabi ko, wala ka, gusto ko to. Kasi ano ko eh, sa lahat ng ngayon, sa aming magkakapatid, ako talaga yung ano, yung pinaka yung gusto ko talaga. Gagawin ko. Pero yung makakabuti sa akin, iniisip ko naman na makakabuti sa akin. So, inaw ko. Pero yung nakakasin yung makakasala sa hindi ko naman pa, alam ko naman yun. Mabuti at saka yung kasama. Kumbaga pag may pangarap ka para sa sarili. Pero yung pinaka ano na experience ko yung nabuti sa ko. Sayang kasi yun. Pero hindi ko naman, hindi naman ako nahihintay. May dalawang anak ako. Kasi, yun yung binigay sa akin ng Panginoon. Blessing. Swerte lang ako sa kanila. Kaya yun, yun lang naman yung sa tayong mga spirit, yung pamilya ko talaga. Yung pandemic, nakita na ako na
parang wala na, wala na talaga. Tumaba na ako, kasi na-discourage din ako eh. Discourage ako, parati lang ah, hindi mo yan gaya, ganyan. Buti na lang yung mga estudyante ko sa Iligan City. Sabi niya, coach, kaya mo yan, coach, ikaw pa. Kaya mo nga kami, ang dami namin, ang turuan mo. Huwag ka nang makinig sa iba. Kanina mo naririnig yung mga iba, kaya, gano'n. Kahit hindi mo pangalanan, pero sino yung mga yun? Mga boxer din ba? Mga, ano? Yung mga malalapit sa ako. Yun yung mas masakit. Oh. Yung mga malalapit talaga. Na, expect. Dapat sila yung susuporta sa akin. Kasi sila yung tapos ka na eh. Ano, bakit ako magiging laos? Inay, ang bata ko pa. Oo. Huwag ka na. Ganyan. Nagtimpi na lang ako. Sabi ko, darating yun yung panahon. Na masasabi niyo sa akin. Ngayon, nagsisimula na ako sa Lakos Dreams ko. Kasi, nung dati din, sa mga life din, ganyan. Diyan kasi ako, ilang week. Oh, pero ngayon, alam ko na yung week. Ang una na, kaway kami, ganyan. Wala na, hindi na ako training. Di ba isa din yun? Kasi yung mga boxers, alam niyo mga tol, mga pare, ang mga boxers talaga, weakness nila, ang puso. Nako po! ang puso, yun yung ano, target pala. Oo, yung katawan natin, malalakas, pero yung puso natin, mahihina talaga. Pagdating sa babae o sa lalaki, kahit anong suntok, okay lang. Pagdating sa pag-ibig, mahihina tayo. Yun kasi yung na-experience ko. Kasi yung iba ko yung mga kasama. Kita ko, okay, mamo. Umiiyak ka dyan. Love life. Well, laki ng katawan mo. Ganyan. Kasi wala ko siya rin na. Nakaka-relate ba mga boxers na kaibigan namin dyan? So yun talaga, no, love life, yung ano ng family, yun yung natigil ka nun eh, syempre. Natigil ako pero isip ko na yung first baby ko, pag abot niya ng 3 buwan, nag-start na naman ako training, isang taon. Training ako ng isang taon para makuha ko ulit yung katawan ko. Oo. Tapos nabuntis naman ako sa kalawa. O, nag-training na naman ako ng isang taon. Makuha lang. Ngayon, hindi na. Wala nang baby na labas. Ayoko na. Sinara mo na. Sara na. Close the door. Close the door. Oo, counter close na daw. Pero yun na, no, hindi na-realize ng mga tao pag babae ka. Dami-dami mong pinagdadaanan. Doble pa. Oo, doble talaga. Sa boxing. Yun nga eh, parang pag lalaki kasi na boxer, kahit pa magkapamilya, tuloy-tuloy. Tuloy lang. Mm-hmm. Pero yung iba, hindi nakatuloy. Mm-hmm. May mga kasama yun. Yung dating asawa ko nga, hindi siya talaga na hindi siya na-continue kasi dami na niyang anak. Dalawa sa akin, dalawa sa iba. Hindi. Ito pwede makakontinue. Karamay trabaho. Kung may manager siya na susuporta sa kanya, baka makakontinue. Pero maraming utang. Ganyan naman talaga yun. Oo. Yan ang hirap sa boxing kasi kahit pa... Diba, kailangan mo lumaban buwan-buwan para... Oo. Dapat maraming laban. Oo. May isang, may iba kang sideline, diba? Oo. Dito sa Pilipinas kasi hindi ka lang mahirap buhay ng boxing lang, diba? Kaya dun sa Iligan, yung ginagawa ko, nagtuturo ako. Nagtuturo ako ng boxing, nagtuturo ako ng Muay Thai. Sa
yung sa Muay Thai, ibang-ibang gym kasi yung pinapasok ako. Bali ako is open instructor ako doon. Pwede ako sa home service, then sa ibang gym din, sa pro gym, Muay Thai gym doon. Muay Thai lang talaga yung doon. Tapos sa jab, boxing gym. Pero doon din, pero yung gym na yun is for the fitness lang yun talaga. Wala medyo mga fighters doon na nandun talaga sa boxing academy. Kasi nandun yung mga the best na mga trainer doon sa boxing academy, Iligan Boxing Academy. Puntahan nyo yan ng mga taga-Iligan na gusto mag-boxing. Kontakin nyo si Coach Kim kung gusto nyo magpaturo ng boxing o Muay Thai. Napakagaling. Diba? Matuto kayo sa isang world champion. O diba? Oo, sabi na, uy, hindi yan basta-basta yan. Coach mo. Ako, sabi ko. Wait ka lang. Yung pa, boxer, mahihain eh. Oo. Mahihiya talaga. Kasi, sabi nyo, ibang, meron kasi ibang coach kasi na, ano, inaantulay na niya. Sila, kung yan, hindi talaga, kung humble lang talaga. Isa talaga yung, hindi ko inaalay sa, ano ko, sa sarili ko, is yung humble. Hindi masyadong mayabang. Mayabang naman ako, medyo, pero, sakto dun sa... Sakto lang. Pero, may binakbat naman na pagkayabang. Oh, hindi sakto dun sa accomplishment. Oo. Oh, hindi yung yabang na yabang lang. Akala ko ano? Akala ko, yun yung... Ako lang pala ako eh. Oo, oh, di ba? Nakukunay yung yabang kasi dun sa kung ano talaga yung maipapakita niya. Oo. Pero ito nga eh, ano yung siguro ma-advise mo, di ba? Kasi unti lang tayo eh, mababae. Alam mo yan, naranasan mo rin yan, di ba? Kailangan mo lumaban na approve. Kasi naubos mo na lahat ng kalaban dito. So anong ma-advise mo dun sa mga gustong mag-start ng boxing na babae? Ma-advise ko lang sa mga babae na mag-start pa lang ng boxing career. Sa yung may anak o sa walang anak, tiyaga lang sa training. Tapos makinig kayo parati sa coach nyo. Huwag yung kontrahin yung anong binibigay na training sa inyo dahil para din yan sa inyo. Oo. Kung may makita man kayo na mali sa coach nyo, bihan nyo na, coach, mali yan, ganyan, bakit ganyan yung trato mo? Oo. Kasi, yung ibang boxer kasi, inano ng mga coach eh, yung ibang coach kasi may bastos na coach. Yun yung pinakaayaw ko. Sa akin, boxer ako din sa liga. Pero walang coach na nagbabastos sa akin kasi, yung mga bastos doon, pinitol ko na. Sabi ko, bastos mo ah. Tama. Oo. Pag yung lumalagpas na talaga dun sa limitasyon. Limitasyon. Kasi pwede na magiging stricto. Pero yung tipong yung iba na. Oo. Kasi babae, easy lang sa kanila. Easy lang to, ganyan. Kaya, laban lang. Yun nga eh, so naranasan mo rin na ma-discourage ka, ma-underestimate ka. Ano naman mapapayo mo sa mga boxers na parati natin narinig yan eh. Kaya mo ba yan? Easy fight ka lang pala eh. Ganun. So ano masasabi mo? Wala akong masasabi. Hindi, anong ma-advise mo sa kanila? Kasi ang dami dyan, mag-give up na eh. Kasi yun yung parati na lang narinig eh. Hindi kasi yung iba kasi walang motivation. Kulang lang naman sa kanila is motivation. Sa akin kasi, yung sa part ko lang, ang nagmo-motivate talaga sa akin is yung iba. Yung hindi medyo close sa akin, pero nakikita nila kung paano ako mag-approach sa kanila. Yung mga hindi nagmo-motivate na mga babae, ilagay nyo lang sa isip nyo na kaya nyo. Huwag kayong mag-underestimate sa iba.
Kung nakita nyo na may talent kayo dyan, doon kayo. Kasi ako, hindi ko nga in-expect na naging boxer. Sa ilang beses mo narinig, di ba, na hindi mo kaya? Hindi kaya. Pero kung pag na-obserbahan mo sa sarili mo na parang gusto ko to, ah. Huwag ka nang makinig sa iba, makinig ka sa sarili mo. Ganda, oo. Tama, tama. Makinig ka sa sarili mo, tapos punta ka ng gym. May magsabi man sa'yo ng mga masasakit na salita, huwag mo silang pansinin. Wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko kung anong gusto ko. Ayan lang. Kung makinig ka kasi sa lahat, wala kang magagawa. Wala na. Wala na. Yung ipakita mo na lang kung anong kaya mo. Ipakita mo. Baka, ayun, masashock sila. Uy, ganyan pala siya. Yung mga nang... Masasarap yan, no? Oo. Yung mga tao nag-underestimate sa'yo, dati, iniidolo ka na. Tama. Yan yung una talaga yung naranasan ko din. Yung, naman yan magaling. Yan. Kaya ngayon, nag-training talaga ako ng maigi. Nagkikinig sa coach. And finally, ito na nga, no? Makikita na ka na namin soon. Di ba? Comeback is real back. Kim? Yes. At tuloy-tuloy na to, no? Tuloy-tuloy na to. Oo, yun yung maganda, no? Talagang nabuo mo ulit yung pangarap mo. Magtutuloy-tuloy ka na. Oo. So, message ko sa mga fans. I'm sure ang daming fans na nag-aabang sa pagbabalik mo. Hi! Yeah. Sabi mo lang sa kanila yung kung ano yung kailangan nilang dapat nilang abangan mula sa'yo sa pagbabalik mo. Anong klase yung Kim Bakti? Abangan nyo ako sa darating ko na laban at makikita nyo yung bagong Kim na mas malakas kaysa dati. Try ko yung best ko para manalo at saka bibigyan ko kayo ng magandang laban. Tama. Hindi nyo talaga malilimutan. sa female division na boxing. At tayo natin magiging champion ka ulit. Soon to be world champion. Oo naman. Tama, tama. Maraming salamat, Kim. Thank you sa inspirasyon na binigay mo sa ating mga viewers. Thank you. Welcome!